Hello mga kasiyasat, at ako po to si Jabs at welcome po sa aking channel. Noong nakaraan ay napanood nyo po ang biyahe natin sa Villa Escudero at naipakita ko po yung bilya o yung house museum ng mga Escudero na ginawa ng mga Escudero noong 2011, binili nila sa Gomez family. Ngayon naman, ipapakita at isasama ko kayo sa museum talaga ng mga Escudero. Ito yung museo na naglalaman ng mga artifacts, mga bagay na kinolekta ng pamilya Escudero mula noong unang panahon hanggang sa ngayon. Kaya samahan niyo ako sa aking paglilibot sa Villa Escudero. Panoorin po natin. Lumilipas ang panahon, kaliyak ng ating gunitan. Ito po, collections ng pamilya Escudero since 1923. Yung building po, 10 years ginawa, 1981 to 1991, ang building, replica po ng San Francisco Church at Ramos, Manila. Ayan. Yung wall and ceiling po naman, 6 months po yung pinapos po, hand-painted po yan ni Benny Pabisada Jr., taga-Inis Cavite, ginawa ng person po. Yung mga old saint and carosa po, every morning week dati, ginagamit sa procession. At yung mga karosa po, 17th to 18th century, mga hand-beaten silver karosa po. Then sir, ma'am, ito yung mga wood carvings ay 200-300 years old na po yan. Ramindorok, Marinduque province po. Mga kamagong wood po yan, matindihan. Yeah, ito yung second of Christ, yung replica ng black na sa Quiapo, ikalawang pagkakadapa ni Cristo. Mga gold thread and silver decoration po. Yung iba po dito, mga wala ng kamay, kasi yung kamay po nila, mga gawa sa ivory, kalimitan na laglag o nawala during that time. Ito po naman si Budin Madonna po, 300 from Marinduque. Yung mukha po niya gawa sa ivory at yung katawan niya gawa sa ebony. Madonna po? Budin Madonna. So, mga Dolorosa. The singer or? Version lang yun. Ayan. Or Dolorosa. Pwede rin si Dolorosa. Ayan. Ito po yung Last Supper. One of the biggest plot every Good Friday. Lahat po yung sama-sama in one karosa. At 18th century po from Bus Company, BLTV po, potensyalong family. Kaya tawag natin yung Mariposa. Ayan. Mariposa? Opo, hindi ito butterfly po yung moth. Ang mariposa po kasi, yan ay matagpuan sa gabi lang, wala sa araw. Mm-hmm. Diyan sa Timog Avenue, marami niya. So, species yan, no? Ang dami? Opo. Sino ang collector nito? Si Don Arsenio Escudero, second generation. Don? Arsenio Escudero. Second generation po. But sir, inside, may mga local insects tayo. Tingnan niyo po ito. Bihira na ito makita. But only in Villa Escudero. This the flying lizards, yung po sa baba, or local name, Punyango, but scientific name, Draco Rizal. Naka-discover niya si Dr. Jose Rizal. Amazing, oh. Ganda, no? Then inside the drawer, hindi ko mabuksan lahat kasi may mga nasira na pong butterfly. Yan po yung mga laman na. Depende sa bansa, may US, may Mexico, may Japan. Sino naman nag-collect nito? Lahat po si Don Arsenio, the second generation. The second generation. Pag second generation, mga una ng edad niya ngayon? Siya po yung namatay po noong 1978, the edad 88 years old. Mm. Then yung po ngayon, third generation at fourth generation. Ito po yung coconut crab. Ayan, sa Batalis province meron yan at Marinduque. The crab that can climb in a crack in coconut.
Ayan, tabihin ni mga kurata pag isang buwanga. Mayroon po dito ng buteteng laot o blockish. Pagkakain po kasi laso niyan. Or sa Japan, delicacy kasi mga Hapon, expert mag-out ng poison. Then yung balat ng blowfish, hiwain mo hanggang dyan hanggang taas, balik ka din pwede siyang gawing sombrero. Ay, that's... Apo yung so balat na ginawang sombrero. Kuratsa. Yeah. Masarap yan, kuratsa. Ay, tatawi-tawi. Ang hapon ng mga kuratsa. Habang kumakain ko, sumasayo ka lang ako. Yeah, tama. Pero ma'am, sir, ang kuratsa sa Mexico ay itis. Oh, okay. Sa Pilipinas, masarap na crab yan. Ito yung buntot ng pagi or stingray. Kinamatay ni Steve Irwin, Australian crocodile hunter. Ginagamit itong latigo ng Spanish time. At pagtima ng kanya sa braso mo, yung sugat mo bihira maghilom. Parang pag-ibig lang. So sabi daw, malalaman mo daw na aswang yung tao pag hinawakan niya yan. Kasi masasaktan siya. Oh, masakit nga eh. Humawak ako sa'yo. Aray! Horror siya! Kahit tumakan lang? Ayan sila sir. Kahit tumakan lang, masakit. Masakit ito pag hinilatigo sa'yo ito. Sir, masakit yan kung buha yung nasa tubig. Kasi yung spike niya lalabas. Ang problema, preserved na siya eh. Sir, dito lumangar yung spike niya. Si PNP Chips Leonardo Carlos po. Nag-donate siya? Ayun po, binigay niya yung perlas na yan. Oh, ayan. Hindi ko na kung siya doon. Taga rito siya eh, taga Quezon. Ito po yung tinatawag na amphora. Isa po itong jars na lagay ng alak at langis galing sa Corinthian of Greece. Tumagal sa tubig 300 to 400 BC. Sa sobrang tagal po, ayan, kinapitan po ng oysters with barnacles. Saan nakuha? Sa Greece po. Corinthian of Greece. Sa mga old sunken ships, sa mga barko din lumulubog doon. Ang galing ano? Nung binuksan siya, nag-amoy alak at may langis na nababas. Kaya tawag sa kanya is wine or oil jar. Parang ano? BC is? Baguio City, hindi. Before Christ. Busy kapag marami kang ginagawa, di ba? Parang ako palagi busy. Mr. Escudero, second generation, he was a hunter. Ito ang kanyang taxidermist, Philippine wild animals, galing po sa Mindoro at Palawan. Lahat yung pong makita ang animals dyan, everything preserved. Makikita mo yung alligator, meron pong anteater, Palawan porcupine, wala, ano at yata, bihira na sa riyan. At mouse deer sa Palawan. Isa rin to, di ba? Wala na rin. Pilandok yan sa Palawan. Ah, Cavite, meron din yan. Ah, ito yung tinatawag palang ano, sa Cavite, yung musang at sa Batangas. Oh, ito yung kape. Pinakain niya, pinaka most expensive coffee. Pero sir, nagsimula yan sa Indonesia, ang tawag sa Indonesia ay Kopi Luwak. Ah, Kopi Luwak. Ayan. Guys, look on the top po. Ito yung mga deepening research board na ginagamit dito sa Hacienda ng 1876. Ayan, may mga tamaraw dyan, mga buffalo, ayan. Yan po ay 1876 from Labasin River. Ang laki nung ano nung dito tumay. Dito sa Hacienda. Itong AERA, husband and wife, Arsenio Escudero, Rosario Adam. Philippine hornbill o kalaw. Meron itong wild boar. Bats and fruit bats, ayan, mongoose at Philippine cobra, ayan. Meron po dyan tamaraw, smallest buffalo, located sa Mindoro Province, ayan. Cobra. Sila nag-preserve yan, sir? Opo. Ah, so may, ano sila, may... Taxidermy, sir. Yun, oo. May mga, nauso ngayon mga animals natin pag namatay sa pataxidermy para kapili mo pa rin siya. So yun ang profession ng ilang Escudero. At sa rin siyang archaeologist, kaya second floor, yung mga jars and pots. Ito po yung ating Philippine eagle or monkey eating eagle from Davao sa Mindanao. Second to the largest kasi they eat monkey. No? Kaya bawal ako dito. Kaya naubos kami, yung pula ko na sa pots. Ayan. National birds natin ngayon, agila. Pero IT, ilang percent na lang yan. Malapit-lapit na rin. Pero minimaintain na po yata ngayon sa Davao sa ating pinagmulan. Oh, nandito pala yung manok na ABS-CBN. Philippine birds. Hindi man galing kay Atong ang yan. Ito, from Shikoku Island, Eastern Japan. Ang tawag sa kanya, Onagadori. Huwagot ang 6 feet long tail ang buntot niya from Japan. Onagadori. And also, Canadian Moosehead. Pogi, oh. Oh, ito. Sarap ano ba? Buhay na buhay pa yun. Onagadori. Ilang meters? Ilang meters? 6 feet po.
Hanggang 12, depende yun sa pag-aalaga ng alaga to. Yung elephant foot na andyan din po, at yung skin zebra carpet. Okay. Ito naman, mga birds natin, kalimitan talaga na extinct na or nabura na. So karamihan dito, mga Philippine animals. Oh sir. Pero itong nasa loob, international. International. Including yung taxidermy, mga local. Oh. Camera sir, mapakatutok ko dito. Dito. Sa malayo, parang charcoal features, but actually, yung New Testament nakasulat dyan. Sir, lapit po tayo. Bibipicturean po. Bibipicture po kayo dyan. Paano? Walang letter. Sir, pero pwedeng pahiram? Ma'am, pahiram ako ng phone mo. Bibipicturean. Ma'am? Ah, yun sa'yo. Ah, sige po. Ma'am, wait lang po nga. Ma'am, ganda po. Salamat. Kasi wala po kami bilifying. Kasi ma'am, makakagal lang ha. New Testament. Then, para madali tayo, itang makakita ng lahat. O, oh, ayan na, o. Oh. Okay, guys. I-click ko po ito. Yes, please. I-click ko siya. Then, yung mukha ni Cristo, baka sabihin nyo lang, mapataas nga po ng ilaw. May messages pa rin yan. Sir, hanggang Matthew to Revelation po. Basta't dun sa... Yung scripture na masulat dyan, sa buong yan. Hmm. Thanks, sir. Di po ba? Wow. Saan daw parte? Galing, ha? Sino gumawa niyan, sir? Ako po. Ikaw? Ang nagawa po, isang American-Korean artist. It took 2 years ginawa. 27 angels representing 27 books of the New Testament. 2 years po yung ginawa, ang nagawa si Mr. Wang Yu Pri of Korea. Ang nag-donate niyan si Mr. at Ms. George Tons, tinatawag na sounds maker or matraka. Panakot ng ibon sa palayan, may sound siya. 1, 2, 3. Sawa ni Mari, ayan. Para yung ibon, hindi na yung t-shirt naka-skirt yung galong. Binausin eh. Ito na po yung ginagamit, sir. Sige, sir. Ayan. Mas maganda yung malaki. Para yung niya, malakas. Ang galing. Ayan. Example po ng planting rice, rural setting sa rice capital, Nueva Ecija. Sabi nga sa kanta, planting rice is never fun. Parang eating rice, is always fun. Ang tanong ko sa inyo, anong floral ng rice? Ayaw mo yung unlimited rice, sir. Ayan. Napunta na ba kayo ng Panawi? Kala ko rices. Yes. Wow. Panawi rice terraces sa North Ipugaw. 2,000 years old approximately Ipugaw made. Pasok dati sa one of the 8 wonders. Ngayon po inaayos na po yan kasi may mga rice field at mga stirs na nasira during that time. Magandang yun naman eh, yung mga ano yun. Pero maray ko yung kumbay na patasok. Nasa kabinas na niya. Ay naku, kaya bihira lang ang palay. Ipangurong, in-export na nga. Gong, kulingtang at gabang. Mamaya po sa cultural, kung makikita nyo, 2 o'clock yun, musical instrument. Kulingtang is very common yan. Siyempre, ito yung tinatawag natin sungka. Or mankala sa ibang bansa. Depende po yan sa bansa pupuntahan mo. Kung Indonesia o Muslim territory, 8 straight line. Kung Pilipinas, 7 lang. Anong culture niyo? Muslim side. Sa south po ito. Sambuanga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa ibang bansa ito. Philippine ay 7 lang. At syempre, pinakamakulay ng tribo sa Pilipinas. Until now, ito ang Tiboli tribe sa Cotabato, Mindanao. At musical instrument, ito po ang kudyapi, 2 strings only. Yan, another musical instrument. Parang bass guitar, ano? Okay. Yung mahilig magpatato. Before Magellan discovered the Philippines noong 1521, ito po ang first Philippine alphabet natin, pinatawag na Alibaka or Baybayin. Baybayin na po ang tawag nila. Opo, kasi binabaybay, babe, bigo, okay. Puso na punta to ngayon. Yung mga beats po ngayon, umabot ng 150 BC to first century. Yan?
Original? Pero yes, yan po, 300 BC? 150 BC. Before Christ? Yes, ma'am. Kasi magaling na sila gumawa ng beads dati, no? Mga tegol. Color coordinated sila. At saka yung material po. Oo. Oh, hindi ba yung bato? Hindi. Ano yung mga... kahoy yung iba. Yung iba. Yung mga... pala... ang dami mo na matututunan sa loob mo. Opo. Kaya yung mga lakbay-aral, malinit mo dito. Lakbay-aral. Yung lakbay-siyasat. Overnight na yun siya. Doon sa ano, cottage area. Ganda na hugdan. Kung naging kahoy to, ganda. O, sir, vegan tiles. Oo. Anong tawag? Vegan, ito po. Yung tiles? 1991, sir. Mm. 81 to 91 yan. Bira, iwaksan siya. Meron maganda pa rin, ano? Yeah, mga Dolls and Costume International po yan. Ito collection, sir? Oo, oh, sir. Nung mga anak na. Anak na. Tapos to, ito yung mga pera na galing sa Central Bank. Mga uncut bills po ito. Ah, oh, yan. Mga hindi pa nagupit na pera galing Central Bank. Ang nag-donate po niyo ang dating Governor Jaime Laya. Okay, no? Yan, ito po yung mga love letters ni Escudero. Ayan, sir. Ito po yung second generation collector, Don Arsenio Escudero Doña Rosario. Ayan, love letters. Siya yan, sir. Opo, ayan. May pito silang anak na third generation. Third generation. Ito yung sulat kamay. Ito po, itinipe dito para maintindihan ng ayos. Sa iyo, Charin, nakabiyak ng puso ko. Wow. Magtataka ka matapos maisa kamay ang aking liham, ay wala akong alinlangan o kakabahan sa aking bibig gaya ngayong dinaramdam kong sinusulat ko ito. Ako'y umpisa nagtataka... pa lang, sasagutin ka na eh. Eh ngayon, ewan ko pa. Lahat po ito, pwede, hindi pa nagpipir. Pwede ba gayahin to sa chat? Saan pa kanigal pa yun? Yung mga Mickey Mouse money, Japanese style. Ganda. Pag yan ang niliham sa'yo, oh, masasagot mo na yung manliligaw mo. Yung video nyo pala, isa-send ko sa'yo. Yan, 1900 per serves of coconut. Ang laki, no? Before, ito na yung mga irregular size or after. And also, ito yung ating tinatawag na bunot. Siyempre, pag gusto mong malinis yung bahay at makintab, magpo-floor wax ka, then, ay, naku, napaka-hard work. Hard work. Sir, anong taon po yan? Anong taon 1900 po. Wow, 1900. And also, ito yung old DC. Ito yung diving apparatus. Ano to? Oh, diving apparatus. Ah, diving. Lucky. Oh, diving apparatus. And look at the diving suit. Oh my God. People from before are like okay. Giants. Meron po yung shrunking head. Preserved na human head. Yung ulo ng Peru hanggang Colombia. Doon po kasi each tribe, yung mga tradition sa competition nila. Pag natalo ka sa labanan, they cut the head, tapos yung head, ginagawa ng trophy of war. Pero ginagawa nila, pinaliliit nila yung ulo. Tinatanggal po nila ng skull, skin po tinitira. Ah, skin na lang. Kaya, kaya nag-alala boneless na siya. Boneless. Pag marami ka na kulat yan, nakakabitin sa leg mo, you're the best warrior. From Peru, Colombia, hanggang Ecuador. Trophy of war from Indian competition. Ah, correct lang. American Indian competition. Galing. Ayan. Remember the hanging coffins po? Ayan, narin din kami yan sa norte. Oh, ito nga. Replica. Ay, niwala ko, urig to. Urig to? Sino to? Sino na sa labi? Mga ipigaw po sa mountain top. Sino na sa labi ito? Pamilya po. Ah, okay. So wala. Ma'am.
alam niyo pala noon ko, pag namamatay yung mga taga roon, oh, iniyan sa kabundok, ay niwala sila, pag mataas ka, you're going to heaven, mataas ka na. Yes. Mm. Kaya one family po yan, depende sa mga member ng pamilya, kung saan sila ililipin. Galing ah. This is Catalogo Alfabetico de Apellidos. Lapit na. Apellido. Ayan. Ito yung mga family registration ng 1842 sa pangangkulan ni Governor Captain Narciso Claveria. Pag narito ang Ramos family, nagparehistro ka, ma'am. Pag wala dito, baka di ka nagbayad ng tax. No jokes na. Ma'am, hanap ang Ramos family. Kaya medyo malabo ang mata. Ayan. Tama pa ang page ko, ma'am? Nasa RM ka ba? RM. Oh, Ramos. Oh. Conception. You pay taxes. Nagbayad ng so pag wala ako dito. Kasi ano? During that time, ma'am. Sir, conception. Hanapin natin. During that time, ma'am. Ang pamilya niya yung mga Hacienda pag profit ng mga laki. Lang kayo siya pa ng sugar cane. Kapag nandito ang apelido mo, parang kinakabahan ako. Saan yung ano? Ito, ma'am. Walang biyali dyan mo. Ako rin, sa bayan. PSA. Kunin hanapin mo sa PSA. Napakatalino. Conception. At least hindi na discriminate, ha? CO, yan. May ballpen ka ba? Con... May add natin ito. Pagbalik mo na rin yan na... Ito, ito, ito. Concepto. Baba ng contestant. Concepto. Conception. Conception. Wala. Concepto, concept. Wala na. Iba santa yun. Makulada conception. Oo nga, walang conception. Ito yung sinasabi ko sa inyo, punta na. Kaya maskeri, sir. Diyan po inalagay yung katawan ni Hermano Pule, Philippine National Hero. Si Hermano Pule, ito po siya. Ayan. Diyan po yung Cofradía member na lumabas sa Espanyol noong 1841. At nung pinatay po si Hermano Pule, yung buong katawan niya, tinadad na parang kanilagay sa tulay ng Tayabas. At ang ulo niya pinutol, tinapos sa lukban, ang ilang bahagi ng kanyang katawan, itinapos po sa Sariaya at Mount Banahaw area. Ano siya, member siya ng? Cofradía de San Jose. Isa po siyang leader ng kapater na nagtanggol sa Pilipino laban sa Kastila. Year ano yan? 1841 po. Oh, 1842. So wala pong katipunan. Opo. Ay, mas una po ito. Oh. Apolinario de la Cruz, but now siya po ay ngayon si Hermano Pule. Wow. Thanks for that info. At sir, ito ay original na laboratory instrument ni Dr. Jose Rizal. Ay, national hero. Yes. Siyempre, doctor of medicine. Grabe. Wala pang anesthesia. Yan po yung mga tulong bridge sa Tayabas. Hindi na. Pupuntahan ko yan, Malagundon Bridge. So dyan nakuha yung bangkay? Dyan po inalagay yung buong katawan ni Hermano Pule. Sinangkap sa tulay ng Tayabas. Ah, sinangkap. Oh. So parang libingan niya na yan? Oo, oh, dyan nakita. Ba't din yung sinangkap? Dinurog siya o yung nilagay lang dyan? Dinaon lang? Yung habang ginagawa siya, is imixed doon sa tulay ng Tayabas yung body ni Hermano Pule. Galing ah. Maganda pala yung ano na yan, tulay na yan. Ang galing ng ano. Parang natural lang yun. Eh. Oh, diba? Ayan. Ayan po yung St. Francis al Santo Domingo. Okay. Pagubog kay Pule. Ayan. Edad po niya, 27 years old, namatay si Hermano Pule. Born 1845, directed lang. Nasa libro niya niya, di ba po sa Reza? Kaya holiday tayo ng November 4, no? Oo, 30% lang yata. And siyempre, yung mga Cofradía member na niwala sa anting-anting.
Pero collection pa rin ni Escudero po. Amulets, Lucky Charm. Naniwala dyan si Cesar Mendoza of Lipa City, Batangas. Yan po yung kanyang chaleco. Siya po ay nakipaglaban, nakipag-competensya, kapag-away sa CIS. Ano yan? Criminal Investigation Security ba? Meron na ba ng CIS dati? Kasi mo, 1966. Huh? Hmm. Ang amulets niya hindi nag-work. Stained blood, patay pa rin. Maraming ganito si ano Aguinaldo. Yung kanyang pinwin sa nyo. Sinagdong putik, tandaan niyo pa ba? Oo. Patay na rin. Sir, anong gayuma to? Depende sa... Gihilingin ko? Oo, yung paiinom mo. Siyempre, kung ano bang... Magkano isang butil? Kayo, nilaklak ko na lahat, sir. Hindi rin gumawa. Ang mga eskudero, paano sila yung mama? Yun, mga ganun, ma. Maganda yun, ha? Saan? Hindi, oh. Guys, ito po yung trial records ni Hermano Pulet before execution po nung 1841. Galing po ito ng National Archives of the Philippines. May mga member din po pinatay noong 1841 sa panong kula ni Apolinario de la Cruz o Hermano Pulet. Dapat yan ang gawa ng movie, panlaban natin sa Oscar. Ano no? Po sir, naging movie na po siya. Ang artista ay si Arjun Abreneca. Ah, si Arjun. Yung po ay Manila Film Fest, Hermano Pulet. Ang kanya din. Ang problema, hindi na record dito. Hindi rin po umano, hindi na kilala. Hindi maganda pa tayo. Oo. Kaya i-repeat sa atin ni Coco. Kasi ang magaling na talaga. Oo, si Lino po ang katapos niyo. Guys, pagkatapos pa na kaya si Pule, siya yung kanilang pinagutan. Tinagtag ang kanyang katawan, ang kanyang ulo, isinil sa isang hawla, isinabit sa harap ng bayan sa Lokban, Quezon. Ang ilang bahagi ng kanyang katawan, nadada parang karne, nilagay sa haligi ng Tayabas, Quezon. Oh my God! Yung kanilang tulay. Siya sabi ko yung buong katawan ni Hermano po. Ni? Sino yung Hermano? Yung mata niya, yung ano niya. Hermano po rin yung hirta natin sa Quezon. Napakasabis ka ng mga Espanyol. Bayo na yung katawan. Hindi lang siya tinanalo ng mga kasamahan din siyang pinatay kasi siya ay leader ng Cooperadilla member. Siya po ay team member niya. Kalaban ng Bugyan. Kung sangaling, ay Cooperadilla. Isa siyang leader ng malaking samahan dito. Cooperadilla ang tawag. Legit yan, sir. Oh, ang tawag namin kasi sa bumubulong, ano yan? Chistory. Oo. Kasi yung akin. Chismis na history. Chistory. Kaya sabi ko, may nakuha akong bago. Hindi na pwede yun, sir. Ito lang muna si Hermano Pule. The age of 27 namatay si Dr. Rosario Sari. Ito yung pictures niya ng Pirate Squad. Legit na picture yan, sir? Oo, sir. Yung unang picture, di ba, may aso? Oo. Ito yung second one. Pero legit yan. The age of 35 years old namatay si Doc Rosa Rizal. Ang tanong, si Jesus Christ, ilan taon po namatay? Masagapin ko na din. Yes, po. 33. Tama po. Thank you, sir. Alam niya, sir. 33? Oo. Ayun. Bata, ano? So, may mga version din na hindi dapat doon ipapako ang kamay. Dapat dito. Kasi once dito ka nakapako, makalit ka mag-bring down. Dapat dito. Pero yung sabi ng Indy, hello, pang ano? Terry, chanubutan ka naman. Sumabit na ako. And also, syempre, hindi ba ito politika ha? Nagbanggit ko lang po. Okay. Isa po siya sa mga sponsor at nag-exhibit ng Hermano Pulet. KKK po ito. Revolutionary uniform ang nagsuot niyan. Si Don Damian Agat Villafuerte, father-in-law ni Mr. Escudero. Nakatiponero rin pala. Di ba yung ano niya? Mason. Oh. Di ba pronunciation niya? Mason Mason. Masonic. Mason. Mason. Ayan. Ang founder niya sa George Washington, saka sila Rizal Bonifacio, Andres sila Bonifacio. Po ay member din. Yeah. Nung nag-pandemic, nagmason din ako kasi walang trabaho. Philippine National Costume. Nagbenta ng don. Ayan. Maria Clara at Barong Tagalog outfitong 1860 hanggang elegant fairness 1920s. Lahat po nito ay gawa sa piña cloth of pineapple fibers. At ito yung malaking gourd or upo hat. Upuhan. At siyempre, yes, naalala ko yung nasa tawi-tawi pa. Ayan. Sir, look up yung mga hat and basket. Ito na po yung big celebration ng pamilya Escudero. Siyempre, si Don Arsene Doña Rosario. 50th wedding, 1973. Ayan. Ito sila?
Opo, yung cost, yung suot nila, ito sila, nasa picture. Ito yung original na kasuot? Yes, ma'am. Ito rin yung nasa picture. Alam mo kasi nung guest niya? So, si Janet Johnson. Shala! Inuwa. Ayan doon, Arsenio Don Rosario. Mr. Escudero died 1978-88. The wife, she died 1999. At age of 94. Yes, correct, ma'am. Big celebration. Mga anak ko niya yun. Parang paus na. Ayan, wait lang guys. Okay, human drone. Pasa puno. Teka lang, ayan. Sa pasa drone niya, human drone. Hi. Yes. Drone. Yahoo! Thank you.